Okay, so what is up guys? Now Frustraeder is back at it again with another Bitcoin update as always every day, no. So today is October 28, 2022 na. So malapit na mag 8:30 PM kaya simulan na natin 'tong video, no. Medyo na late ako ngayong gabi pero yan, bigyan natin kayo ng update. Pero dito sa update natin na to is gawin natin naman syempre medyo iba para meron kayong mga pick up pa rin na learnings, no. So dito sa update na to, magbibigay ako ng update via sharing my knowledge. So ano yung pag-uusapan natin dito sa video na to? Pag-uusapan natin is ano nga ba ang cup and handle pattern. Okay? So paano ko kayo ma-update gamit ang cup and handle pattern? So siguro I will highly suggest na tapusin niyo tong video. Syempre, 'di ba? So simulan na natin. So ano nga ba si cup and handle? So ito yung mga identification guidelines ng isang cup and handle pattern, no. So, hindi ko lang kung kita niyo, mababasa niyo sa screen, pero ayan siya. So una, characteristic, the price trend, no. Ang discussion or ang meaning niya is the price rises into the start of the cup. Ibig sabihin daw, yung price ay paangat bago i-form yung cup. Okay? So the price rises into the start of the cup. So okay, check tayo doon or check siya doon. Ba, check siya. Okay? And then the shape, a rounded turn that looks like a cup with a handle on the right. So meron na tayo dito, a rounded turn that looks like with a handle on the right. So ayan yon, no, potentially that is the shape. Okay, the cup should be U-shaped and not V-shaped. So this to me is a U-shape, di ba? Yan ang U, ganito ang V, di ba? Ito naman is a U-shape naman siya. I think this is a tag dito, valid as a U-shaped cup. Okay, so three checks na tayo dito: the price trend, the shape, and the U-shaped cup. So the handle, the cup must have a handle on the right. Okay? So the cup must have a handle on the right. So given that this is our tinatawag natin na cup, so siguro pwede natin gawin dito yung cup. Yan yung cup natin. And then sabi dito is the cup must have a handle on the right. Okay? So this could be our handle. Ibig sabihin meron siyang handle. Syempre, ayan siya. So this is now our handle, 'di ba? So ayun siya. And then this could be a support area. Yan na yung cup at saka yung handle. Okay? So meron na siyang handle. Cup duration from 7 to 65 weeks. No? Linggo siya, weeks ang ginamit. So measure natin by using the week. So dito simulan natin dito yung cup, 'di ba? So simulan natin dito hanggang dito yung cup. So that is around 95 days. So para makuha natin yung weeks na yon, so 95 days, hindi nyo pala kita. Pakita natin, 95 divided by 7 days, meron tayong 13.6 weeks. So, pasok siya. 7 to 65, diba? So, nasa 13.6 or 14 weeks tayo, no? So, sa handle, 1 week minimum with no maximum forming in the upper half of the cup. Okay? So, 1 week minimum. Ibig sabihin, dapat ang pinakamababa niya is minimum of 7 days. Tapos, wala siyang maximum. So dito natin siya kunin. So ngayon, currently nasa 36 days na siya. 1 week minimum with no maximum, 'di ba? So 7 days and above, that is still valid habang nagfo-form siya sa upper half ng ating cup, which is ito yung ating cup, 'di ba? Ito. So upper half, so siguro pwede natin gamitan 'to ng Fibonacci retracement tool, 'di ba? Asan na 'yon? Ito pala. Sorry. Ayan, default natin, dapat hanggang 0.5 lang siya. Hindi siya bababa ng 0.5. So, for me, ito yung 0.5, right? So, lagyan natin siguro ng line. Ayan, meron na siya 0.5 area, no? Tapos, alisin na natin yung fib para mas malinis ng konti. Kung mapapansin nyo, diba? Handle, 1 week minimum, okay. With no maximum, okay. Forming in the upper half of the cup. So, upper half, ibig sabihin yung 50% and above ng ating fibs. So, that is still valid. Nag-bounce na siya dito. Okay? So, cup rim should be near the same price level but be flexible. Ibig sabihin, ang cup natin ay pwedeng nandito sa pinaka-ibabaw or yung ating cup rim or yung iniinuman natin, kumbaga sa tasa, siya yung pinaka-labi. No? Pinaglalabian natin. So, siguro pwede natin itong gawin. Balagyan natin siya dito ng cup rim or yung pinaka sa madaling salita, the resistance. Okay? So, ayan na. Buo na yung ating tinatawag na
inverted, sorry, the cup and handle pala. Okay? Nabuo na yung ating cup with handle, no? Pasa siya sa lahat ng ating mga identification guidelines. Okay? So, sunod. So, age. O, tapos, na-determine na namin na meron siyang guidelines. Ano sunod naman dyan? Ano, paano namin yan iti-trade? Okay, pupunta na tayo doon. The first way to trade this is, pwede ka dito mag-buy. If mabutas itong resistance, di ba? Pwede ka dito mag-buy. Di ba? Pwede ganito yung mangyari na price action. Since this one is a bullish pattern or a continuation pattern, pwede ganito yung mangyari na price action sa kanya. Ayan yung unang option, no? If magbe-break dito, no? So, siguro gawin nating ano, daily. Ayan, ganyan yung unang pwede mangyari na price action. Siguro gawin natin to na green para kita. So, yan yung una nating trade. Kapag nabutas itong ating pula na resistance, pwede ka dito mag-buy. Diba? Kapag nag-retest, pwede ka dito mag-add. And then, mag-stop loss ka somewhere here below this recent swing low. And then, pwede mo siya masakyan pataas. Okay, that is the first way. And then, the second way is, let's say, hindi ka umabot dito. Meron pa namang isang resistance dito. Kapag dito siya nag-break, diba? Kapag dito siya naman nag-break, pwede ka naman dito ngayon bumili. So, paano yon? So, let's say, ganito yung nangyari naman na price action. Ganyan, pwede yung maging ganyan. Pwede ka sa mismong breakout or pwedeng pag-asa retest. Okay, pwedeng dito sa breakout. Pwede dito sa retest, sa first way. Sa pangalawang way naman, let's say, di ka umabot dito, pwede dito sa breakout nito, and then sa retest, pwede din. Okay? Basta, kailangan, huwag mong kalimutan mag-set ng stop loss. Ang pinaka, ano na dito na stop loss is ito, conservative stop loss, below the recent swing low. Okay? So, siguro, ang sunod naman dyan talang, Sir Age, let's say na naka-entry ako, hindi ko naman alam ngayon kung paano exit. So, syempre, dapat marunong ka din kumuha ng target. Diba? So, kunin natin yung target niya by doing this. Kunin natin yung pinaka malalim or yung pinaka swing low hanggang sa resistance area. Diba? Ayan, kunin natin siya. Gawin natin siguro siyang yellow. Ayan, para kita sa screen. Ayan, gawin natin siya yellow. And then, syempre, this is the breakout point. So, if this is the breakout point, diba? Dito natin siya ilalagay sa resistance. And then, dito ka pwede mag-take profit, 'di ba? So that is a good area. So the target here is 13k, no? So kung umabot ka sa part ng video na 'to, eh congrats. All about doon lang ang aking video for tonight, 'di ba? So kung hindi ka na bored, kung hindi ka ano, na hindi ka na inip, 'di ba? 'Yun lang yung update ko for tonight. Bakit? Bakit paano naging update 'yun, Sir H? Eh parang trivia lang, 'di ba? Kasi pwede niyo yang gawin ganito. Diba? Labas niyo yung volume, labas niyo yung EMA. So, diba, this is a valid cup and handle pattern. Okay? Pero, kung babalik ta rin natin yan, diba, kasi itong chart na to, kung mapapansin nyo, pababa ng paba yung price. Right? So, dito sa baba, pataas ng pataas kasi, in-invert ko siya. So, in-invert ko ulit, diba, ibabalik natin sa original. Nasa na yun? Invert scale yan, no? May check. Ito. Kita nyo? Ayan. So, ngayon, ito na yung price action ni Bitcoin. Diba? This is the Bitcoin chart in the daily time frame. Okay? So, for me, what I'm currently seeing in this chart, no, bukas kasi ako ng malinis na chart. At ito ngayon nakita ko, this could be forming a or an inverted cup and handle pattern. No? Malaki ba ang chance ito mag-play out? For me, there is a good chance for this to play out. And again, this is now going to target at around the 13K-ish area if ever this is going to break down. No? So, yun lang. Kung kayo ay pauwi na ngayon galing sa trabaho, mag-ingat kayo, no, may bagyo. So, ingat-ingat lalo na kung kayo ay mga taga Manila, no? So, hanggang dito na lang. Kung meron ka pang questions or kung may natutunan ka, pwede mo diyang i-comment sa baba. At syempre, huwag mong kalimutan mag-like, comment at subscribe. So, yun lang. Enjoy the weekend. Advance, happy Halloween sa inyong lahat. Mag-ingat sa pupunta ng mga sementeryo, no? So, yun lang. As always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Yun lang, everyone. Let's go.